na call out itong si Dayan Medina kung paanong tratuhin yung anak nila ni Rod June. Bakit nga ba siya binabash? Eh kasi nga, Nay. Ano na dyan si Dayan para mabayaran? Diba, may nagbigay ng bahay kay Diwata. May nagbigay ng sasakyan kay Diwata. 1 million pesos pa, hindi ba? Sana naman sa iba naman yung ibigay. Huwag puro si Diwata. Si Diwata sa Batang Quiapo. Frida, anong nangyayari sa'yo? Ay, yung ano naman yung kasi. Nolta pa ko eh. Iwalayan mo yan. Walang buting maidudulot sa'yo yan. Ano ka ba naman? Kanino? Sa singer din. Hindi naman babae. He's one of us. Ito ko sa tayo dyan. Hindi mo na kasi pinag-usapan. Hello mga ka-update! Ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Lon! Ito po si Tita Jen! Ito naman po si Papa O. Ito po si Tia. Ano pa nga ma? Ang lagi niyong inihirit sa amin. Chika mo na! Dali! Tumatayo bilang ina, diba? Sa kanilang mga pamangkin, sa kanilang mga adopted kids, diba? At sa mga nag-iina-inahan. Sa mga fur moms! Yes, mga fur moms. At syempre, yung mga ano rin, kumukup-kup ng mga hindi nila kaano-ano, pero gusto lamang nilang magsilbing nanay sa mga bata. Happy Mother's Day. Siyempre, Happy Mother's Day kay Mommy Soul. Yes, Mommy Soul. Kay Mrena, Happy Mother's Day. And happy birthday, belated Mrena. Happy birthday, Mrena. Happy Mother's Day, Mommy Miyagro. Yes, Mommy! Mommy ko! Happy Mother's Day. I love you. Hey, Mommy Miyagro. Umiyak, Jakes. Huh? Dalawin mo naman ang mami mo sa'yo. Yes. Kasi siya dumalaw sa akin, di ba? At siya kasi nanay, mami. Ako na, diba? Ako na dadalaw. Hindi, okay lang daw. Siya na daw. Siya na daw dadalaw sa'yo. Ako na. Ayaw ko siya. Ayaw ko siya. Ayan. Happy Mother's Day pa sa inyong lahat. Ito yung trabaho o yung responsibilidad ng isang pagiging nanay ay walang pinipiling panahon. Wala ring nakatakdang oras kung hanggang saan, hanggang kailan, di ba? Hanggat sila'y humihinga, nanay sila. Yes, talaga ang mga nanay-nay, di ba? Talagang gagawin ang lahat para sa mga anak. Oo. At yan ang pinag-uusapan ngayon. Oo, sabi nga nila, Loy. Oo. Oo, ang asawa ay napapalitan. Oo. Ang anak ay nadadagdagan. Oo. Pero ang ina, nag-iisa lang. Yeah. Magbabalik po ang dapa. Ha! Hindi ka lang hindi! Wala pa ka tayo nachichika sa kanila. Napaka-ano timing ng ating ano na pag-uusapan. Dahil ngayon nga yung mainit na topic ngayon. Hanggang saan ba yung dapat gawin ng nanay para sa mga anak? Oo, alam mo, diba? Walang question dyan, Loy. No? Nasa nanay yan. Depende sa relasyon ng nanay sa kanyang mga anak. Mm-hmm. Kung gaano niya pag uukulan ng atensyon, ng panahon, ng emosyon, ang kanyang anak. Walang kahalili ang mga ina na yan. Oo. Ito lang, di ba? Ito naman na ibang pagmamahal ng ina sa kanyang anak. Oo, na-call out. Na-call out itong si Dayan Medina. Oo. Kung paanong tratuhin ni Dayan yung kanyang anak, yung anak nila ni Rod June. Abay, pinall out, lalo na sa Reddit. Alam mo naman sa Reddit, Diyos ko, dahil talagang, syempre, nagtatago lang sila sa mga dami accounts, kaya malalakas ang loob. Oo, talagang binabash itong si Dayan. Bakit nga ba siya binabash? Eh, kasi nga, Nay, dahil nga dumainit yung panahon, at gusto mag-swim ng bagets, so naglagay siya ng inflatable sa loob ng bahay. Oo, dun sa salas. Inflatable pool, kaso nga, nilagay niya dun sa sala na may carpet at katabi ng sofa. Oo. So, ano sabi niya doon? Eto nga na
nasusulat. Oh, basta. Joaquin wants to swim outside, but it's so hot and told me he wanted to swim inside. So ayan, nag-set up kami ni Daddy RJ ng mini pool niya. At first, I was a bit hesitant. Madudumihan at mababasa ang carpet and all. Pero naisip ko, minsan lang bata si Joaquin. Gusto ko ma-enjoy niya. And ang sala, pwede naman patuyuin at linisin ang mga gamit. Ha! Same as before, nag-drawing siya ng car sa sofa using pencil pen. Hindi na ako nagalit kasi mapapalitan naman yun. Ha ha ha! Kung saan ka masaya anak, mahal na mahal kita. O yun naman. Oh. Ito na nga. Oh. Dahil sa post na yun at sa nakita nilang visual na nandun yung bata sa inflatable sa salas. Oo, sari-sari mga komento. Oo. Keso, anong sinasabi siya? Ay, ito nga rin. May isang thread dun sa ano, sa comment section. Sabi nung isa, this is an opportunity for parents to explain some matters to children so children would understand what's no for an answer. Sabi ni Dayan Medina, nope. Sumagot naman isa, Dayan Medina, there is a difference between giving time to be young and not to be a spoiled one. I guess you chose the second one. Just saying, sabi yung ganun. Sabi naman ng isa, I guess you don't know how to set a boundary to say no and yes to a child. If it's not really necessary, you can wait another time as if there's no more other days to come. Nag-agree naman yung isa, sabi niya. Agreed with this. It's okay not to be angry, but you should teach your child which things that they cannot do. No bashing, just saying. Sabi yung ganun. Sabi naman isa na, I totally agree. If Diane is open to healthy conversations with about parenting, she will realize that we somehow have a point. But if she firmly believes that tama yung ganyang way of spoiling her son, then be it. Anak naman niya yan. So responsibility niya, magiging future ng anak niya. Sabi ng isa, Nay, spoiled ang bata. Kawawa naman yung katulog pagkatapos mabasa ang carpet. Sabi ng isa. Pero sabi naman ni Diane Nay, meron doon kasi silang cleaners. So wala naman siyang problema dun sa nabasang carpet at sofa. Oo, alam mo, ganito lang kasimple. No? Pag in-expose mo yung sarili mo o yung pamilya mo sa SOCMED, dapat nakahanda ang kalooban mo kung ano man ang pwedeng sabihin ng mga netizen. Tama. Di ba? Ngayon, kung ayaw mo ma-expose yun, hindi huwag kang mag-post. Di ba? Ngayon naka-post ito. So, syempre, sari-saring mga opinion na ang lumalabas dyan. Oo. Yung karamihan dyan, negative. Di ba? Kasi nga, very unusual na maglalagay ka na inflatable sa salas. Na may carpet. Na may carpet, At katabi ng sofa. Oo. Siyempre sa akin naman, Loy, kung sa labas mo yung inilagay, yung inflatable, sa palagay mo, mababiral yan. Ay, hindi. Hindi, di ba? So, ano ibig mo dyan sabihin, te? Nananadya si Dayan para mabiral. Hindi ko alam yan. Si Dayan ang makakasagot niyan. Hindi tayo. Ay! Pero sinagot niya na eh. Ano sabi niya? Ay, nag-post ulit siya. Bongga. Nag-post siya na eh. Ano sabi? Eto yung pinost niya. My house, my child, my rules. Kahit maglagay pa ako ng inflatable sa loob, okay lang. Naglagay siya ng giant na inflatable sa sala. Ayan na yun, sabi ng isa. Amazing! Mashook na naman ng mga bashers. Enjoy your childhood, baby boy. Saya naman. Mapapasana all ka na lang. Sumagot dun si Dayan. Sabi niya, inisin na lang natin. Inaaway ako eh. Daming hanash. Ha, 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 ha. Bawal pa naman ako ma-stress. Sabi niya ganun. Alam mo, Loy, no, bukod dyan, lumabas pa yung dati pa na na-viral din. Na? Na pinost pa ni na Dayan. Akala nung bata, para sa kanya lahat yung mga binili ng parents niya. Yung pala, para dun sa kapatid. Oo, kaya nagsisipa yung bata, nagwala. Ay? Nag-amok. Ay? Oo, eh yun yung binabalik sa kanya ngayon. Parang yung iba nagsasabi pa, ngayon, okay ka. Pag laki ng anak mo, pag naging sakit ng ulo mo yan, humanda ka. Pero syempre, sabi nga ni Dayan, my house, my child, my rules, my shoulder, my head. Ha? May iba-iba na yan. Kanta na my toes, my knees yun. Kanta na yan. Hindi, nadala lang ako sa my... anyway,
alam. Pero tama nga, Nay, di ba? Iba-iba naman talaga tayo ng parenting style, di ba? Yun nga lang, eh, minsan, pag may mga, ano, out of the ordinary na ginagawa yung ibang mga parents, napapakomento lang din talaga yung ibang parents. Eh, lalo na, kung hindi ganon yung kanilang ugali sa pagpapalaki ng mata. Oo nga. At parang ngayon lang nila nakita ito. Oo, yung mga ganyang scenario. Pero, syempre, ang rule of thumb dito, my house, my rules, my child. Ganun, yes. Di ba? Oo. Ngayon, inihanda naman talaga ni Diane Medina sa kanyang kalooban doon sa mga bashing. Mm-hmm. Oo, yun lang naman yun. Dahil kahit ako, kung i-balandra ko dyan yung pagpapasexy ni Erin, aba, ang dami pa rin nagko-comment. Oo? Ano, balutin mo naman yung anak mo. Ha? Oo. Ano sabi mo? Ha? Ano sabi mo? Eh, kayo nag-suggest kayo magbalot. Ha? Diba? Kayo nakaisip eh. Kasi syempre, diba? Ano gagawin ko? Eh, sexy yung anak ko. Hindi naman nagtutupis yung anak ko sa church. Ito naman sa beach. So, ano problema nyo? Syempre, ako din, diba? Nakikipag-away. So, siguro, ganun din si Diane Medina. Nakikipag-away, nakikipaglaban para sa kanyang anak. Kaya nga, yun nga siya sabi ko. Pag nag-post ka, ready ka sa opinion ng ibang tao. Kaya negative yan o positive. Yes. Diba? Lalo na kung naka-public. Oo, diba naka-public. Diba lahat? Makapwede eh, diba? Oo. Pero kung friends lang, gusto mo na yung mga friends mo lang yung makakomment at saka makakakita, diba? Pero pag na-public nyo na po, talagang open na po talaga tayo sa lahat ng komento na makakakita. Oo, basta importante dyan ay hindi naman kayo yung maglilinis. Hindi naman yung bahay niyo nilatagan ng inflatable. Pero ang taray ng bahay nung may inflatable sa iyo. Nakakaloka, bongga. Malay mo, abangan natin, di ba? Pag natuto namang mag-basketball yung bata, magtayo naman siya ng basketball court sa loob. Ay, sayo yung chandelier. Swimmer pala. Ang Olympic po. Ha? Olympic size na yung natatayo mo. O basta ganun lang yun, no? Hmm. Ang importante, sana nga, hindi ka na-stress, Diane Medina, sa lahat ng mga komentong nabasa mo. Parang di naman, te. Hindi na mo nga, nagpalagay pa ng inflatable. Parang nananadya lang. O, yun lang. O, ayun na. Naapektuhan naman yung ibang tao, so successful siya. Yes. Katulad dito, si Diwata, kung mapapansin mo, ha? Oh, may inflatable din? Hindi. Kala ko naglagay na ito sa paresan. Akala ko, inflatable ang bagong regalo sa kanya. Hindi, tinan mo yan. Lahat ng ugali ni Diwata, kapag siya ay nakukunan ng video doon sa kanyang paresan, lumalabas sa lahat. Yung kanyang pag-i-snap doon sa Ale, di ba? Na ayaw magpapapicture, hindi niya napagbigyan. Kasi marami siyang ginagawa, di ba? Ayan, napopost din yan. Yung minsan kabaitan ni Diwata, napopost din naman. So, balance. So, dito pa lamang, kahit hindi mo nakikita si Diwata, nakikilala mo na siya sa mga napapanood mong mga video na nandoon siya at nasa paresan. Di ba? Oo. Ayan. Tingnan mo yung sa pag-uugali nito na feeling ng iba ay genuine. Mm-hmm. O ayan. Anong naging resulta? Pak! Yung kanyang paresan ay laging punong-puno. Yes. Kahahaba ng pila. Correct. Oo. Minsan napapaaway pa si Diwata sa mga traffic enforcer, sa mga na totoo o nare-rec yung kanilang mga sasakyan doon na nakaparada. Mm-hmm. Kasi nga nandun sila sa paresan. Mm-hmm. Di ba? Pati yung mga vloggers nagpupunta na kasi nakita nila yung engagement. Taas! Oo, kaya punta sila ng punta doon. Magkano lang naman ang puhunan nila? 100. Mm-hmm. O, tapos, may libre pa mong parang publicity or libre yung plugging si Diwata. Mm-hmm. O, ngayon, ano pa yung nasisilip ng mga tao? Dahil only rice ito, o nakikita, only iwan din ang rice. Ah, marami natitira? Oo. Kaya yung iba, sinasabi, sana kung ano lang ang kayang ubusin yun ang hingin. Oo. Diba? Hindi porke 100 lamang yung tinitinda ni Diwata, aabusuhin nyo na. Kung hindi nyo naman kayang ubusin, willing namang magbigay, basta uubusin. Nagtitira pa. Mm-hmm. O, diba? Tapos, kami na naman ang masama. Ganun lagi. Diba? O. Kasi naman, diba, sa dami ng taong naghihirap ngayon, tapos mag-iiwang kayo ng kalat, mag-iiwang kayo ng kanin na sumobra sa hingi,
Di ba? Kaya naman yung iba talagang nakikiusap na sa kanilang mga comment na sana ibigay na lang daw sa mga stray dogs yung mga sobrang ulam, sobrang kanin. See? Bukod dyan, may nagbigay ng bahay kay Diwata. May nagbigay ng sasakyan kay Diwata. Meron nagbigay ng LV kay Diwata. Imagine mo yung mga blessings na dumarating kay... May 1 million pesos pa. May 1 million pesos pa, hindi ba? Yung iba naman nagre-reklamo. Sana naman sa iba naman ibigay. Huwag puro si Diwata. May mga ganyan pa, hindi ba? Siyempre, iba naman sasagot. Bakit? Pera nyo ba yung binibigay kay Diwata? Ba't kaya naman problema? Nagsasuggest kayo, di kayo gumawa. Yan. O, ngayon naman, si Diwata sa Batang Quiapo. Ayan, siyempre... Niransak yung kanyang tindang Parisan. Kaya nagmumungwingwi siya doon. Eh, dinakita siya ni Tangkol. Nagmumungwingwi. Ganyan? Ganyan yung mungwingwi niya? Frida, anong nangyayari sa'yo? Yung ano naman kasi, inolda pa ko eh. Nilimas nila lahat yung mga ano ko, paninda ko, tsaka yung mga puhunan ko, pati alahas ko. Kaya naman kitang-kita yung daliri ni ano, wala nang alahas. Namumuti. Hindi, talaga bang na-hold up siya o sinapian siya? Bakit? Parang hindi na-hold up. Hinold up ba talaga o sinapian? Hindi. Ini-exage ko lang naman para lang mas makakuha niyo yung point ko. Kaya naman si Frida o si Diwata ay dinampot na ni Coco. Ni Tanggol. At dinala doon kay Lola. So, helper siya ngayon ni Lola. Pero doon ay nag-nguhingoy na naman si Frida. Si Frida, hindi si Diwata. Baka natirahin na naman kami. Kasi nga nakita siya ni ano, ni Ivana, ni Bubbles. Frida, ba't ka nandito? Gawa ganun si Frida. Pero alam mo, magandang exposure yan kay Diwata. Sana naman masustain ni Diwata. Kasi syempre, baka inaalala niya yung kanyang Parisan. Habang nandun siya sa set. Diba? Pero in fairness, kahit walang workshop si ano ha, pwede na yun at makakabisa pa at mamamaster yan ni Diwata. Yung mga... Magandang siya, diba? Okay yan, Frida. Pwede, bumabawi ka, ha? Gaga, kay Frida naman. Kay Frida yun, hindi si Diwata. Yun yung character yung inaano ko. Si Frida at Diwata yung isa. Oo nga, yung character yung inaano ko na... Nag-umiyak, wala kang mangluha. Wala naman luha si Frida doon. Wala din ba? Pero umiyak. Oo. Okay. May ganun pala. Umiyak walang luha. May maganda na yung acting niya doon. Ako nagtuturo ako ng workshop. Kahit ako, Diyos ko, kaya kong i-sponsor na ng acting workshop si Frida o si Diwata. Ngayon ako, kasi mo lang i-promote yung workshop mo eh. Hindi, libre na nga ako magtuturo kay Frida. Diba? Sige, Tek, kung tuturuan mo paano acting yung iyak. Ganyan din. Nag-workshop pa. Hindi po siya nag-workshop kasi. Pag nag-workshop na siya, paano yung maging iyak niya? Siyempre, mag-internalize ako. Biglaan naman, paano mapapaiyak? Actor's cue. Pag tumatawa lang masyado, doon makakauto. Ayan. Basta, Diyos ko, ako isponsor ako talaga. Promising si Frida. Malakas ang arrive niya. Diba? Good luck sa'yo, Diwata, at namnamin mo lahat ng mga blessings sa dumarating sa buhay mo. Totoo. Habang yung blessings na sobra sa'yo, ipamahagi mo rin. Tama. Frida pa din ba yun? Hindi na, iba. Ano kasi iba? Frida pa din. Blind item ito. Kaya pala wala kang mata. Kaya hulaan nyo na kung sino! Sino! Siyempre nagsosolo na sa buhay, independent na siya. Pero dati kung makikita natin siya bilang nagpe-perform siya sa mga
out of town, mm-hmm, sa TV, di ba? Mm-hmm. Andun lagi yung kanyang parents. Ah, ngayon, okay, wala na. O, kasi, syempre, malaki na siya, nasa right age na siya. Mm-hmm. Oo, kaya solo na siya. Pero, may nagkwento lang naman sa akin nito. Kaya pala napabilis yung pagsasolo niya. Kasi nag-away yata ito si singer tsaka yung parents. Parang talo sila. Kasi during that time, sanabi ng parents na hiwalayan mo yan. Sino? Walang mabuting maidudulot sa'yo yan. Ano ka ba naman? Sino? Pinagkakandarapaan ka ng mga babae. Oh. Tapos dyan ka babagsak. Please, wag dyan. Parang something like that. Kanino? Sa singer din. Singer din yung jowa niya? Oo, naging mag-jowa pala sila. Ah. Secretly. Oh! Mm-hmm. Pero naman masama, ba't naman ayaw na lumami dun sa jowa niya? Ay, yun na nga. Kasi hindi naman pwedeng i-broadcast. Bakit? Eh, pinagkakanta na pa. Siguro gwapo tong singer. Pinagkakanta na pa ng mga babae. Oo. O, hindi. I'm sure ang ganda ng jowa. Na singer din? Na singer din. Ay, hindi mo na itatanong sa akin, Loy. Ano? Ano yung singer? Sino yung singer? Oh, sino nga yung singer? Magandang babae ba yung singer? I'm sure. Pinaghahabol yung ano, singer na ibang babae. Eh di magandang babae yung singer. Ah, hindi maganda. Ano yung sasabi mo hindi maganda, Loy? Ah, hindi maganda. Hindi naman babae. Punta ko sa tayo dyan! Wala na tayo yung pinigyan! Hindi, yung acting ng parents! Ah! Wala rin mata! O yun na nga! So si gwapong singer, may jowang hindi babae. Na singer din. Kapanalig. Parehong male singers. Aha! So sino sila, Nay? O, syempre, hindi ko sasabihin. Oh. And with that, my friend! Uy, kasalam! Wala mong clue! Mababash ka na naman. Well, alam mo, Loy, yun na nga. Hindi na sila nag-ano. Wala na sila. Nag-splitamos na. Split na sila. Oo. O, hindi rin natin alam yun. Ha? Hindi nga natin alam nag-on, hindi rin natin alam nag-split. Para pagbigyan lang yung magulang. Pero, nagsosolo pa rin ngayon si gwapong male singer. Oo. Independent na. Aha. Ah. So, clue, sino? Yun mo nang jowa ni gwapong singer. Sino siya, Nay? No. Alam mo, i-message ko sa'yo. Ay, paano naman silang mga nanonood? Okay na. Ang pangalan yung sikretong malapit na jowa niya. Hmm. Ang initials ay para ding pangalan. Ang initials? Mm-mm. Eh, yung gwapong singer? Yung gwapong singer naman. Eh, gwapo naman talaga. Eh, yung parang marrying type siya. Ay! Oo. Ganyan ba? Yung parents. Ay, yung parents. Oh, anyway, nako, palalim na ng palalim ito. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy. Ito po yung mga nanonood sa amin, hindi pa namin subscriber. Subscribe now na! I-click po yung subscribe button na natin sa iba. At meron kayong hula sa ating blind item, comment below now na! Siyempre, ang kanya-kanya natin yung channel. Yes! Saan naman nyo din mag-subscribe ka sa channel ko. That's Mama Loy. M-A-M-A-L-O-I. At siyempre, thank you so much sa Envy Skin Beauty and Wellness Center for our skincare. Thank you, Dr. Jessica D. of Ideal Vision and Dr. JC Solis of Gorgeous Smile Dental Clinic para sa aming gorgeous na mga ngiti. Yes! At sa Tita Jeg's channel, may bago po akong vlog dyan. Panoorin niyo po. At pasalamatan ko lang ang iconic star for my hair. Ang skin perfect. Ang skin perfect para yan sa aking hugis bigas. At ang End Transition PH sa pagpapalambot sa akin. Thank you po! Harmony!
Oh, at syempre pa aking panayam kay Mosang. Ay, hi! Oo. Oh, oh, oh. Oh. At naku, alam niyo kung sino yung binanggit niyang artista. Na? Naloka kami. Totoo ba? Oh. Yes, kung sino man yan, eto. Oh, was there a time na may kumwestiyon sa'yo na, ay, natitinda ka na lang? Marami. Pagka ba nag-artista ako lang, at walang kumuha sa akin, papakainin mo ako. Nadapa ka na ba sa buhay? Oo naman! Maraming beses. Failed relationship. That's why, single mother ako. Siya lang yung nag-iisang kaibigan na nakita niya na mamagana yung legs ko, whatever. Dinala niya ako sa St. Luke's. Nagkasakit yung nanay ko. Mas wala akong career. Totoo na wala ako. Wala akong career. Wala akong kumukuha sa akin. Alam mo naman yung ibang tao, pag nakikita ka sa TV, ang impression, mayaman ka. Hindi rin. Yung iba, pag nakikita ka sa TV, ay katulong. Laging katulong yan. Yan, tingnan mo. Diyos ko, nina-nervous po ako, mga kaibigan. Kasing tumitikim yung OGB, yes. Alam nyo naman. Hindi, baka naman masarap talaga. Walang baka! Kailangan kong malaman yung totoo. Hindi mo ba tatapatan si Biwata na may only rice at soft drink? Ay, hindi na. Ang kabuuan niya na isa OGTS Inspires na nasa i1TFC na rin po. Yes. Ha? At syempre po ang akin pong fan page ng OGTS TV para sa aking Chismis Newscast. Mm-hmm. At ang OGTS Showbiz Update ay meron din pong fan page. Ganun din po ang Apple Podcast at Spotify. Yes! Ayan, ha? At syempre pa ang RCC Staffing Solution USA. Sa mga guru na narinito at gusto mag-abroad, ayan, dyan kayo mag-message, yes, sa kanila. At pwede yung pamilya nyo, eh, dalhin nyo pa doon. Oh, oo, ha? Mga nurses din, ganun. Yes! Oo, ha? At syempre pa, ang Auto Mo Auto Wear. Yes! Ayan, para sa inyong pagpapaganda ng mga sasakyan, luma yung sasakyan, gagawin nilang bagong. Yes. Oh, parang bagong bili. Oo. At yung mga bago, lalagyan nila ng mga ceramic at iba pang collapsing coating. Yes, yes. Oo. Diyos ko. Tsaka yung loob, yung amoy bago. Huh? Oo. Detailing. Correct. Ha? Yan. Ako, napaka-uhusay nila. Oo. At pwede din na yung mga motor. Hindi lang car. Yes. Oo. At syempre pa, ito pa rin po yung lingkod. Papa Osin OGDS na laging nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot, ha? Na magpasalamat sa Panginoon. Dahil tayo kanyang ginising, ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay-sabing, every gising is a blessing. At ano pa nga ba ang lagi niyong inihilit sa amin? Ay! It's Chico mo na! Naku, iha, wala pa. Pero nakaschedule na akong kabitan. Busy lang si Doc. Dami kasing gawa. Kabit? Yung flower na. Hindi po, ano po, flowers. As in yung, ano po, flower po yung bouquet. Oo nga, bouquet. Nakaschedule na akong kabitan. Anong bouquet? Ano bouquet ang sinasabi niya? Jets! Bouquet, hindi bouquet. Alam mo, tatanggalin ko yung pitay mo. Kanina po pandinig ko. Ay, sandali, kilala natin ito. Oo! Oo, nako, oo. Ang mga bida sa pelikulang When Magic Hurts. Yes! Ito sa May 22, syempre pa si Mutia Ortia at si Beaver Magtala. Yes! Nakakita na ba kayo ng puke? Ha? Ano ba ang puke? Huwag mo na alamin. Ay, napanood namin yung pelikula. Yes! In fairness, maganda naman ang story, no? Yes! At saka ano, may chemistry ang dalawang batang ito. Correct. Oo! At ang ganda ng ano, ng tourist spot na kanilang pinuntahan. Yes. Atok. Sa Atok. Atok ba yun? Yes, Atok Benguet. Atok Benguet. Kung saan, ang dami mga flowers. Oh, parang itataka sila, bakit doon kinunan? Sobrang lindi. Yung Magic Hurts. Ba't nga ba doon kinunan sa Atok? Well, isa po sa gusto namin i-highlight, or gusto pong i-highlight in direct, is the beauty of the Philippines. Na meron pong ganung lugar dito sa Pilipinas na hindi nyo po kailangan magpunta ng ibang bansa. And that is Atok Benguet for you.
Yeah. Yung flower kasi plays a very important role in their story. Oo nga. Alam mo, yung kwento nito, nakakunento ko na. Paano papanuorin? Oo nga. Hindi, kasi si Beaver dito ay ano, napadpad doon eh. Oo. May dalang camera eh. Ha? Oo eh, biglang nadupi. May nadulas eh. Ay! Ayun eh. Siyempre, yung mga kinukwento ko rito doon na sa pelikula yung mga makikita. Bakit nadulas? Okay. Sino yung nadulas? Yes. Sino yung nagsinanan? Ang ganda ng mga plot twist na yun, no? In fairness, dun sa ano, sabi, akala natin, ganyan na, ah, ito yung story, ay, biglang ganun pala yung mangyayari. Pero paano ba nabuo yung inyong love team? Saan ba unang nagkakilala si Mutya at si Beaver? Sa workshop po. Your first meet was workshop. Then for the love team, like social media. Napaniwala kami na parang nagkakagustuhan yung dalawa eh. Sa totoong buhay ba, ano ang sitwasyon? Walang ihingi na sa klolo. Walang call a friend. Sa isang lalaki at ganun din si Beaver sa isang babae. Sa akin po, syempre matangkad. Anong height mo? 5'9", 5'10", yan. Matangkad! 1 point na! Tapos ano pa? Mabait! Mabait siya. Salbay itong bata. Never ko na-experience yung bata. So, 2 points? 2 points na? Baka ako na po talaga. Ay! Tapos, gentleman, syempre, given. May upuan po yun eh. Ay! Pagod na ba siya? Ano pa? Physically. Uy, may physically. Physically. Ano? Yung ano po, chinito, ganun. Ay! Hindi pa nila napapanood yung pelikula. Kinikilig na sila, ha? Ano pa? Pero parang gusto ko rin po yung singer. Kumakanta ba si Bieber? Habang nakaganda lang ako. Kasi singer. Got to believe in magic. Tell me how two people find each other in a world that's full of strangers. You got to believe in magic. Something stronger than the moon above. Cause it's magic when two people fall in love. Siguro po ano eh, type ko po yung mga babaeng may kulay yung buhok. Ay! Labit yung kulay! Bakla ba yan? Babae na daw eh. Mga short hair daw.
Doon lang tayo bagsak eh. So, one pa lang, bagsak na. O, sandali na ka 1 point na sa lip yan. Ay, may kulay yung buhok. Ay! 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 Dancer is ba to? Oh, feeling ko. Dancer ka, di ba? Pwede bang mga sample? Ano ba yan? Dito siya nagdad. Ano ba yung mga TikTok na masaya? At piliin mo rin ang Pilipina. Kamulo ang kwintas ng pernas. Oh! Diba? Diba? May pitik. Diba? Yung sasabi sa mga dancer, may pitik eh. Ganun. Oh! Favorite ko. Favorite ko. Yung favorite ko. Yung ano? Yung lagi mo kinakanta. Ah, si Celos Shira. Oo, oh, diba? Parang gusto ko kantay ni Mama. Ang puso ko ay naturo ko. At parang sumisikip ang bitik ko. Oo, galing ko kaya. Sa kita. Ano ba? Parang yung paningin mo yung nagdidilim. Pero alam mo, no, itong pelikula doon na napanood namin, may lesson siya. Yes! Oo. Ano yung lesson na ma-impart nyo dito sa pag napanood nila itong pelikula ito? Mm-hmm. Oh, from my character. Mm-hmm. All of your actions have consequences. Yeah. At si Mutya? For me po siguro is mas maging understanding. Hindi porket... Ay! Huy! Wait lang! Ay! Nagugot siya uy. Lagi siya sabi ni Bawag na magiging marupok. Pero hindi naman lahat ng pagpapatawad or pagbibigay ng second chance ay pagiging marupok. Yes. Ano? So kung hindi siya pagiging marupok, ano siya? Yung pagbibigay ng second chance. True love? Ay! Pero siyempre naman, at your age, ilan taong ka na anak? 18. 18 si Beaver. 18. So, naimlog na kayo, nagkaroon na kayo ng kasintahan. Naranasan na ba? Wala pa, ever. Si Beaver. Oh. So, pero galing no, paano nila na-portray yung ano, yung pagiging in love dun sa pelikula? Wala pa pala silang first-hand experience. Baka naman ngayon pa lang nila nadadama. Nalabay! Sa pelikula pala mo. Wala naman daw imposible. Kasi nga, di ba? Pero si Mutya ba, nagkaroon na ng boyfriend? Ay, wala po. Wala din. Oh, dahil nandito yung nanay mo. Siguro po wala po ikialam. Wala. Meron pag wala ka na. Meron lang. Mag-meeting kayo mamaya. So, si Mutya nakasama ko. Nung Mutya, kaya siya naging Mutya na rin eh. Yes. Oo, yun na rin ang ano, yun ang pangalan niya ngayon, screen name. Alam, nakakaloka yan. Bakit? Ang bilis magpatulo ng luha. Ay, talaga? Pag hindi siya naiiyak, alam mo kung ano ginagawa namin. Ano? O eh. Nakwento mo siya. Gagagaga din tong nanay. Saktan niyo ko, saktan niyo ko. Kunwari, sinasaktan niyo. Sinasaktan niyo yun na rin? Oo. Gagano namin, ma. Ay! Aray! Ay, kaya! Huwag niyo lang ganyan yung mami ko! Tuloy-tuloy naman ako. O, take na, gano'n. O, diba, no, nung araw, kailangan, Diyos ko, minsan, pag ayaw pang, ano, umiyak ni Mutya, ay, nakakaloka. Talagang ininungud-ngud na yung nanay niya doon sa lupa. Linulupog na! Linulupog na sa dagat! Oo, tapos, Di ba lang tayo sa gitna ng dagat, Mutya? Tapos kailangan niya umiyak. Kailangan makita niya si Mami na sinasaktan si Mami. Yun ang motivation. Actually po, hanggang ngayon nga, gusto ko ganyan.
ba? Sabi ng tita, mamaya ikaw ay masasaktan. Ikaw yung masasaktan mamaya. Those were the days. Naalala mo pa ba yun? Siyempre yung memory ni Motia kasi mahusay din lumingi itong batang to. Naalala ko yung mga-offs. Naalala ko nga nun parang, ano nun, sabi ko pa nun nung may pinapayaka ako ng ganyang isena. Tapos sabi, eh nagalit ako kasi pinasaktan nila si mami yung time na yun. Kunwari lang ah. Sabi, saan ang ginagawa mo? Nag-iipon mo ka ng bato? Sabi, ang ginagawa mo? Ba't ka nag-iipon ng bato? Sabi ko, umiyak ka, hindi mag-iipon ng bato. Anong gagawin mo dyan? Sabi ko, naupo. Ibabato ko sa'yo! Ma-attitude siya, B! Pero naalala ko naman po yung ibang mga eksena. Ngayon, kabalik na rin na po. Ngayon, halos ayaw ko na nga mapagod si mami. Ayaw ko na siya. Isama kong minsan para hindi po mapagod. Pero siya naman itong gusto talaga siya. Oh, anyway, so itong pelikulang kinunan pa sa Atok Dengger. Ayan, napakalamig talaga doon, ano? Grabe, oo. As since doon kinunan, ano ba yung na-realize na parang mas masarap tumira dito kaysa sa Manila? Meron ba kayong ganun? Lalo po ngayon yung lamig. Sa sobrang init po. Opo, yun talaga. Namiss niya yung lamig. Dahil sa sobrang init. Tsaka feel ko po yung food kasi talagang laging lutong bahay. Oo, talaga. Oh ayan, yan ang kanilang ma-experience at yung kanilang mapapanood dito sa pelikula. Fresh na fresh ang mga gulay. Oo, magic. Dami. Sobra. Yes. At saka dahil nga sa pagnood namin dyan, gusto na pumunta ni nanay na ato. Oo. Yeah. Diba? Parang gusto, ang sarap-sarap. Po kayo. Oh, ang sarap-sarap sa mata ng maraming bulaklak. No? Yes. Nakakatuwa. Oh ayan. At syempre pa, sino-sino yung mga kasama nyo rito? Of course, nandyan po si Maxine Trinidad. Mexicaline Barreto, Miss Angelica Jones. Ito Archie, ito Dennis Padilla, dad, ang dad ko po sa movie dito sa Laman Cruz. At marami pa pong iba. Hello, yes. Kasi baka may hindi kami mabangit. Yan, dami po, marami po kami. Directed by? Direct Gabby Ramos. Ayan, under? Realms Film Productions. Ayan, kailan ito? May 22. May 22 na nationwide ang showing. Yes, okay, so anong meron sa May 12 ngayong araw ng Mother's Day? Oo nga, syempre happy Mother's Day po sa inyong lahat. Mom, happy Mother's Day. Sa mami ko and mami namin sa movie. Oo. And ngayon po, ano po meron ngayon? Special screening. Yes, special screening po ng When Magic Hurts. Saan? Po yan, sa Nueva Ecija, Cabanatuan City, and E-Pacific Mall. And the Pacific Mall. Yes. Ano oras ito? Two showings po. Yeah. So, four po ang main event. Wow! Oh, yeah. Wow. So, mapuntahan na kayo dyan lahat ng mga taga Nueva Ecija, Cabanatuan. Yes! Oo. So, nandun kayo? Yes, yes po. Oh, ayan! So, good na! Ayun, dyan sandali muna na nabanggit si Claudine. Oh, manay! Kumusta ang katrabaho si Claudine? Very professional. Yes, very professional. Abangan niyo po kung may eksena kami, pero basta abangan niyo. O, nanay niya si Claudine, di ba? Very professional, mabait po si sister. Super bait po, and talagang sinusuportahan niyo po kami when it comes to our scenes. And talagang yung dinisplay niyo po ng professionalism to us is something na gusto po namin ma-pick up. Kaya nagmana din talaga sa kanya si Kia. Yung anak niya, mahusay ha. Galing po. Mahusay anak ni Claudine. Kapag napanood din nyo, yung anak ni Claudine Barreto, kasama niya din dito sa pelikula, ang galing. For a first timer, dahil, di ba? Siyempre, muli ang inyong invitation sa kanila. Hey guys, we want to invite you to watch When Magic Hurts this coming May 22 nationwide. Yeah! O siyempre, Mutya, Beaver, ano pa nga ba ang lagi nyo inihilit sa amin? Ika mo na! Dali! Nako. Pwede ka ba, Mutya, naka-ano ka na? Nahawakan mo na ba yung bouquet ng flower? Hindi pa nga. First time mo ba? Ha? Ayaw, ayaw, ayaw. Ako na nga. Ay!